Good afternoon. Magandang hapon sa ating mga tagapakinig, tagasubaybay, lalo na mga suki natin dito sa Senior City Kwentuhan. Sabado na naman, every 3 o'clock to 4 o'clock in the afternoon. Senior City Kwentuhan. Brought to you by our 3 sponsors, Education Network Philippines, particularly the Adult Learning and Education Program, Senior sa Panahon ng COVID, and Lapis CISO Channel. And we have been broadcasting since 2020, panimula pa lang ng pandemic, 4 years na. And mula pa noon, naririto pa po kami. Sana pagtiyagaan pa rin ninyo. Ang co-host ninyo, si Edda La Torre at ang aking housemate. Tita Gary. Thank you very much. And this afternoon po, meron tayong ang ating tech support ay iba. Dati si Cass, ngayon ay si JM. Maraming salamat JM for giving us tech support. Mga Gen Z. Ngayon, ang gagawin po natin, diretsahan tayo sa ating first slide. Kasi nga, tulad ng na-announce natin, last Saturday, kita yung hold yung isang poster. Dalawang poster. Yung unang poster na mukhang pamilyar, sining ni Koyang Jess. Pero noon po, 30 minutes lang kami, maikli, abbreviated, because we had to rush a long, long trip na halos na late na kami sa magsaysay, Ramon magsaysay awarding ng isang very good friend awarded for peace, si Miriam Coronel Ferrer. Kaya sabi namin noon, this Saturday, depende sa feedback, depende sa request, at merong ilang nag-feedback request, sabi, sige na, bigyan nyo na mas matagal-tagal, wala na kaming time kasing bumisita sa UP Fine Arts Gallery, where the art exhibit Watercolor 73 paintings ni Koyang Jess Santiago are being shown. Pero the good news is it will be, akala namin hanggang Saturday na ito na lang, mukhang extended pa another week. So kaya nga, part 2, mukhang pamilyar, sining ni Jess Santiago. Ang ilan po rito napakita na namin, pero siyempre yung aming napakita words iba sapagkat hindi ho namin uulitin yung mga sinabi namin diretsahan, pero may iba siguro kung maalala pa natin. Senior na kami pareho eh. Pero mag-enjoy ho kayo kasi maganda talaga po yung portraits na ginawa ni Koyang. Yes. Ibang klase din ho talaga ito. Hindi lamang premiado. Kung if I will use my theological background, Trinitarian si Koyang Jess, sapagkat ang sining niya ay nagsimula sa tula. Hindi lang. Manunulat at tula. May dula pa pala yan. Tula. Hindi lang tula. Tula at dula. Tapos, naging singer-composer. Ang tawag nga sa kanya, troubadour. Troubadour. Okay. At ngayon, wow, late in his life, nag-bloom as a watercolor painter. Ang hirap-hirap pa niyang watercolor na yan. Diba ang tawag dun ay renaissance? Renaissance. Yes. Tamang-tama. Kasi maraming multifaceted ibinibigay sa sining. At kahit wala siyang formal training, sabi nga ni Jess, nagagawa niya ang kanyang mga obra na parang mahusay na professional. Totoo naman professional. At diba? Kaya naman po namin pinili ito. Hindi lamang dahil talagang ang ganda ng sining ni Koyang Jess, kilala natin siya, hinahangaan. Remember, our program mo, Senior City Kwentuhan, is about adult learning or lifelong learning. Nasabi nga natin, yung na-pick up natin sa Scotland doon, sa yes, Edinburgh, na it's never too late to learn. Oh. And every day is a good day to learn. So, lifelong learning. Kasi yes, isang example ito ng isang taong buong buhay, habang buhay, patuloy na natututo ng iba't ibang kakayahan. So let's start with the first na galing ito sa curator ng
UP Fine Arts Museum na siyang na-interview ni Girlie. Oh, at sinabi po niya, si Miss Lisa Ito. Si Jess is a self-taught artist. That said, trait inspires artists and aspiring ones alike. Mahalaga yun. Hindi ka kailangan, well, mas maganda kung hindi nakapag-aral. Pero iba na yung sarili talaga. He simply shows that it's never too late to start learning about the arts. Never too late. Never too late. To love. And it's never too late to reach a mastery or to improve. Hindi ba kailangan mastery, pero patuloy na improvement. And to make, and this is important, relevant and moving artworks at any time. Talagang speaks to our time, speaks to our context, and touches the heart, moving it. He simply shows that art is for everyone. Ano ba ibig sabihin ng mastery? Oh. Mastery, parang... ano na ba yun? Mastery, yung kapadong-kapadong or kayang-kaya or something. Kasi iba-iba pa master-master, super-master, ganun-ganun. Basta ang post, hindi namang hirap na hirap ka pa. Parang, dito sa TESDA, may ganung level, master painter, master chef. Eh, kasi yan ay galing nga sa tradition po ng skills. Sa ano, na sa wala namang mga eskwelahan noon. So what happens, maghahanap ka ng master carpenter, master plumber, o master painter. Tapos, mag-a-apprentice ka. So, nag-a-assist-assist ka habang tinuturuan ka, tumutulong ka, ganun. Okay. Ikaw ba, girlie, master ka ng ano? Hindi pa. Ano pa ako, learner. Hindi, master o si girlie, hindi ko lang sasabihin kung ano. Secret. Punta yan. Na tayo. Ito ang ano, next ay yung ano, nung ito si Miss Lisa Ito, siya ho ang curator ng UP Fine Arts Gallery at General Secretary yata ng Concerned Artists of the Philippines na isang co-sponsor ng show ni Jess Santiago. At yan si girlie, typical girlie naman, alam mo naman, chinichika ang curator sapagkat siyempre. Sabi nga nila, ang papel ho ng katulad namin, hindi ni Sarling kami nagpapaliwanag ng alam namin, kundi marunong kami magtanong at mag-ano, parang Illicit. Magagandang kwento. Okay. At maraming na-illicit si girlie. Okay. Tapos, ayan. Siya ho rin ang nagpaliwanag. Bakit ba ang tawag sa show ay mukhang pamilyar? Dahil it features people in the life of Jess Santiago, dalawa. His family, pamilya. Family, relatives, children, grandchildren. Pangalawa, pamilya sa world of arts and activism at familiar faces in the mass movement, kilusang masa, na doon naman talaga ang konteksto at doon nahubog ang sining ni Koyang Jess. Kaya sinabi, the portraits displayed here are distinct from one another. Talaga iba-iba. Uh-huh. Different people, age, and place, but all are family, in the sense that all of them have personal connections and are part of one big family through arts and activism. So, baka sabihin lang ng ibang channel dati, bakit puro kapamilya lang? Hindi ba pwedeng kapuso at kadiwa, kapatid? At kapatid. Okay. Okay. Saan mapapunta ang usapan? Magsimula na po tayo. Yan. Siyempre, pagkatapos chikahin ni girlie, si Lisa ito, ay si Lisa pala ho, ay pinuntahan si Jess dahil nasa opisina niya. Ako, yun talagang bonus sa amin. Hindi namin nakalaing nandun si Koyang Jess. Ay di siyempre, minit kami ni Jess, yakap kami, usap-usap, kwento-kwento. And dahil nga doon, nakaroon kami ng panimulang, maikli lamang, excerpts lang po ito, mga 3 minutes plus, ng isang short interview sa kanya tungkol sa kanyang sining. First part. Ayan.
Pero magandang ano eh, maganda yung medium na napasok kasi saka sabi ko ba? Mahirap na yan. Hindi, mahirap yung water. Pero maganda sa'yo. Oh. Hindi simpleng iisa ang style eh. May paiba-iba. Hindi, kaya nga tumingin ko yung sabi ko. Pero bakit isa lang yung charcoal mo? Hindi, kasi sinama lang yan dito. Kasi okay. Kasama yan dun sa amin. Okay. No, kasama yan dun sa event eh. Dun sa parang takay. Pero kaya nga lang yung pinag-alala mo. At yun, dalawa sinapatay yun sa Spain Museum. Pero nagsimula, nagsimula siya si just drawing raw eh. Pero wala kang formal training. Talent. Pero pinag-iadyahan habang kami nag-uusap. Maganda rin yung punto niya na ito mo sa art. Bakit naman puro ang ipipensa yung mga sikat at mga kilala? Kaya ito, kaya familiar. Pero familiar, hindi naman yung karaniwang mamin. Puro kilala niya. Pamilya at familiar. Ganda. Ako personally, ang nagdari sa akin, or ano talaga, I mean, hindi ganun, ang portrait yun, isa sa pinakamahirap. Ano? Pero maganda, iba't ibang style, maganda, may variation. It comes out na kung kilala mo yung mga tao, andun sa portrait mo yun, bawa, alam mo na yung mga sikat yung mga o kaya, si Joey Tanyedo, sa 16 lang, baka yung 18 lang makasakit. Pwede rin. Pero sabi na eh, sabi na, kung pwede niya isa ganyan hanggang November 30. Ano po? Ano pa? May letos na. Baguio, PUP, Yan, maraming salamat. Yan ang unang interview na. Biro ka, napaka-humble. Yan, pinakita dyan yung ano, yung sinabi ni Gerling. Kasi lahat ho watercolor, pero may dalawang charcoal. Pero marami pa siyang ganyan. Si Becky, dalawa lang si ang pinakita. Lydia. Ito ho, kilala rin namin pareho. Si Becky po, Demetrio, ang galing ano, Abraham na ang galing mama. Awit. Kasama ng inang layak. At yan ay si Lilia Quindosa Santiago na asawa po ni Jess, no? So, ano yung nabanggit mo kanina? Nakalimutan ko na eh. Na ano? Yung pagiging trobador ni ano? Hindi. Ano? Okay na eh, nakalimutan ko. Sorry ayan, na lang ha. Sige na. Sorry na lang. Punta na lang forward. Ko na. Move forward, sabi ni Girlie. Don't dwell on what you cannot remember. Move on to the next. Ayan. Nangyari, di syempre, mayroon namang ano, introduction. Hindi naman natin babasahin at ang liit-liit na noon. Pero binabanggit nga ho doon yung ano, yung full circle. Ang naalala ko nung nag-uusap kami later, no? Di ba sabi ni Jess, saan ka ba nagsimula? Nagsimula siyang manunulat at poet. At ang kauna-una niyang formal na collection at aklat, it took him 20 years bago niya na-publish. Pagkatapos, nagsimula naman siyang mag-compose, tapos mag-perform. At ang kauna-unahang album ng kanyang mga awit, it took him 15 years.
So 20, ito naman 15. 35 years. Ngayon, oh, nagsimula siya mag-paint ng watercolor 2013. Nung pandemic? Hindi, di, earlier. 2013. It took him 10 years bago magkaroon ng exhibit. Oh, so interesting, ano? 20, 15, jeez. Na lumalabas talaga po. Yung sinabi natin, tiyaga, hindi lang talaga lifelong. Pero hindi lang lifelong. Tiyaga. From time to time, dapat ipuput out mo into the... Ayun, ang sinabi kong lakas ng loob rin. Lagi sinasabi yan ng ano. Sa sino mang artist, ako rin nung bat, ayaw mong ipakita. Mm-hmm. Ay, pero ang punto nila, paghanda ka na, hindi naman yung basta na lang. Mm-hmm. Sa palagay mo, yan ang magagawa mo. It might not be the best, pero you will never know when, until you put it out and yes, get a feedback. Okay. Whether negative or positive, magandang feedback. Kasi pag ang art mo ay sa sarili mo lang inaano. It's not art. Hindi naman, pero hanggat hindi mo ma-communicate, hindi ka makakakuha ng feedback na ito ba speaks to them. Or if it speaks to them, yung bang mensahe mo yung nakukuha. Or may nakuha silang hindi mo ini, uy, bagong angle yon. So I ang whole point ho dyan is talagang creative, sinabi nga na sa 21st century skills, maliban sa critical thinking at creativity, may element, sinabi nila, courage. Wag kang mangitay na perfect, and you'll never commit it to present it to the public and have it validated through feedback. Kaya, mabuti lang si Girlie, nag-exhibit na rin. Saka post. Kahit sa Facebook lang ipinopost, okay na muna. Pwede na din. Baka later sa gallery na. Okay? Talaga si Girlie. Okay? Ikaw din, edition. Eto, tinuro nyo, bakit nakahalok-kip-kip si Jess sa harap ni Mau? Parehong sila. Eh, kasi alam po naman ninyo, kabi-kabi na rin niya, henerasyon ng late 60s, early 70s. That time ho, parang medyo inspirational leader ang kasi ang China kapapanalo lang ng Revolution 49. Si Mao was writing already about make art for the people, hindi lang art for art's sake, may saka serve the people, mga ganun-ganun. Siyempre later, at tumanda na tayo lahat at slowly nawawala na yung ating mga paghanga o pagtingala sa mga tao. Pero that time po talagang ano, masasabi nating isa siya sa inspirational ano figures ng history na naapektuhan rin si Jess. Kaya I think yun ang kanyang tribute na nakahalukip-kip siya sa harap ng picture ni Mao Tse-tung. Ngayon, ang susunod, yung siya naman lang. Yan. Ako na gusto ko ito, Girlie, kasi parang ano eh, self-portrait as a senior citizen. Pwedeng ang kasanib na ano niyan ay da-da-da-da, ano? Kung maputi na ang buhok mo. Ikaw? Buhok ko, kung maputi na ang... Sige, ayan po. Kitang-kitang yung isa medyo nakatawa sa iyo. Isa naman, ito, parang naninindim. Ganyan-ganyan ang ano. Pero ganoon rin si, pa-smile-smile si Jess, tapos naninindim pa minsan-minsan. Tulad nating lahat ng mga seniors. Naninindim, nag-iisip, pero dapat napapangiti sapagkat maraming blessings ang buhay, including the fact na umabot tayo sa pagka-senior. Yes. Which is a blessing not given to a lot everybody of people. Yeah. Okay. Ano ba tayo nagre-reflect habang nanonood? Siyempre. Ayan, ang susunod na po, so after Jess himself, pamilya. Kaya the same tema po, introducing sa pamilya niya. At siyempre, ang unang kasama sa pamilya ay? Ang kanyang kabiyak. May bahay at kabiyak. Si Lily Aquindo sa Santiago po ay kilala in her own right. Yeah. Magaling po ring writer, essayist, sa Pilipino. Author. Sa Pilipino ho. Pareho sila ni Jess na Pilipino ang ano, medium. Yung una po, yung itong malaki-laking may mga bulaklak. Early work yan ni Jess. Kita niyo, pero yung pangalawan, I think ito'y ano na,
after namatay na yata si Lillian. Kaya kitang huni nyo, ano, parang pinong-pino na ang lines, ano? At saka parang color. As he remembers her, no? Fondly remembers her, no? So talagang tribute kay Lilia Quindosa Santiago. In addition to yung earlier one na ano, na charcoal. Ngayon, presumably, unless sila'y ayaw magkaroon ng anak dahil ayaw dagdagan ang pressure ng population on the world, maraon silang mga anak. Hindi ho namin nakuha lahat ang ano, kasi hindi ko alam kung sino ang anak. Pero si apat ang anak ni Jess at ni Lilia. Grabe ang ganda ho ng ano, ng gustong-gusto ko itong painting niya sa kanyang... Si Daniel. Hindi siyang panganay. Ang panganay yata ay si Halina. No? Ano yan? Dahil ano siya? Mukhang bakit siya parang mountaineering. Sa ikot? Mountaineering, ano? Oo. Pero ang ganda ho, kitang-kita niyo yung ano, yung image expression. Saka yung light, no? Ay yung mga iba ho maliliit na mga pwede. I-ano na lang niyo, i-appreciate na lang po ninyo. Oh, puntahan niyo, malapit lang naman, libre naman, wala namang bayad. Bayad. Gallery 1, UP Fine Arts Gallery. Sa College of Fine Arts po yan. Madali pong mahanap. Ayan naman. Yan, di ba siya yung panganay? Si Halina. Dapat ni-research na natin eh. Sorry ah, girly naman. Sinisip pa ho ako eh. Anyway. Pero yung ngayon, kay Halina yan ang mga bali. Saka, sinisip ko nga, may epekto kaya yung ano? Okay. Nauna kaya ang nauna siguro nagkaanak at pinangalan ng Halina kasi ang sumikat ho talaga siya. Sumikat talaga si Jess nung una yung kanyang si Lina ay isang magandang dalaga panggabi sa isang pabrika ng tela. Sumapi sa Union, sumama sa Negwelga at biglang nagkagulo, nawala si Lina. Pagkatapos ang poignant theme is Halina, Halina. Halina. Ano, damtan ang bangkay at sa ating puso ay mahimlay si Lina. Inspired, si Lina. Inspired kaya yun. Kaya naging ang kanyang inspired yung pangalang yun ng kanyang piniling babaeng unionista ng kanyang panganay na si Halina. Tanungin sana natin next time. Pero sikat na sikat ho yung tema yung Halina, Halina. Susunod po ay ano na, maliban sa pamilya at mga anak, sinabi nga ni Jess later ho sa isang interview na nung una, inuuna niya yung sarili, pamilya, kasi pag ganun, hindi sila aanggal masyado kasi pamilya eh. Samantalang pag magpo-portrait ka ng iba, pag hindi nagustuhan, baka mag-complain. Well, yung mga anak niya, happy na nga. Sabi nga niya later, naging kagawian na ano, pag may birthday, iniintay muna yung kanyang painting bago mag-greet ng birthday kasi gusto nila makuha yung kanilang painting, ang kanyang painting nila. Kaya pamilya talaga ang unang tema ng mukhang pamilyar. Literally, biological family at talagang blessed rin naman po si Jess at si Lilia. Nagkaroon ng apat na anak na lahat ay dalawa yata doon, artist rin eh. Yung dalawang babae nag-aral sa fine arts. Hindi ko alam ang trabaho ng iba. Pero mukhang they have their own lives na and malapit pa rin sila sa kanilang mga magulang. O at least lalo kay Jess ngayon kasi po si Lilia po ay pumanaw na. But having said that, sinabi nga na ano yun? Apat ang pangalan ng kanyang mga anak. Okay. Oo. Si Haya Pag-asa, si Halina Mandala, si Balagtas Himig Bayan at si Daniel. Grabe naman mga pangalan. Ano nga uli yun? Si Haya Pag-asa, Halina Mandala, Balagtas Himig Bayan,
and Daniel. Grabe, ano? Ngayon, puntahan natin ngayon yung second pamilya, pamilya ng aktivista from the mass movement at saka hanggang Kilusang Lihim noon kasi panahon na Marcialo na eh. No? Siyempre, pinakasikat na una niyang pininta, ayan, isang tulad naming senior na buhay pa at isang senior na pumanaw na. ang ganda-ganda, gusto-gusto ko itong picture ni Satur at ni Bobby Malay kasi talagang yung sa halip na, yung asiglang-sigla, sa kayang piniling kulay talaga ni Jess, ano pare, yung napaka-vivid, napaka-alive. Samantalang i-compare mo yung kay ano naman, kay Joma, parang, well, siguro galing sa picture na lang yan. But I could relate na yung mood nun ay para bagang ano na rin, nag-iisip siguro na ko. Ang tagal na rin itong pinamunuan kong partido at kilusan. Ay nako, saan kaya hahantong? Ay, well, sadly for him, he died before, kasi for a while akala po namin rin, at siya mismo alam natin sa kwento, naghahanap saan ng paraang magkaroon na ng ano, peace agreement sa gobyerno dahil isang dahilan sabi niyo, gusto ko na rin makauwi. Tagal-tagal ko na abroad, no? Pero unfortunately, for various reasons, hindi nagkatuluyan. Pagkatapos, tuloy-tuloy lang siya abroad. Tapos we heard sometime na nagkasakit nga siya, pero hindi namin alam na lumala na pala. At bigla na lamang na balitaan namin later na pumanaw na po siya. Kaya isa yun ho sa tribute ni, ano, ni Koyang Jess, no? Sa isang pumanaw na at sa naman sa mag-asawang hanggang ngayon po ay kinikilala natin na masasabi lang some of the few surviving veterans mula ng first quarter storm at underground and post EDSA, no? Kaya yan ho ang unang kapamilyang pininta niya. I mean, hindi naman una literally pero malapit kay Koyang Jess, no? Ang susunod po ay interesting na kombinasyon. Kasi ang isa, grabe ho talaga yan. Kung usapin lang ng pagiging makata, but in his case, mas English yata, although meron rin siyang Filipino, you know? Si Eman Lacaba. Na ang napaka-prolific ko, batang-bata na later nga ho nung namatay siya, kinolekta ng kanyang nakakatandang kapatid na si Pete Lacaba, ang tawag sa dalawang koleksyon ay Salvage Prose, Salvage Poetry. Para bagang dahil ho siya, sabi nga nung iba, hindi naman siya tipong aktivistang political agad. It's my path pa rin, sabi nga nila, yung hindi ba may mga artist na ang attitude sa pagbabago, including the risks of struggle, ay may romantic element, ano? Kaya iniisip ko nga, iniisip kaya niya, mas magaling ba akong sana magsulat na lang kaysa mag-underground, namundok pa, humawak pa ng armas, pero napakaaga po na ano? Namatay. Pinatay talaga. So ang tanong ngayon eh, wow, could he have done more kung ano with his art? Pero he made a choice, no? Yun ang whole point natin. Mabuti na lang na yung koleksyon ng kanyang panulat na tula at prose and all that, at least na put together in ano collections, no? Pero isa yan sa talagang ano, masasabi nating icon ng mga artist na kasi tipong hindi lang pa artist kundi naging consistent, itinaya niya ang kanyang beliefs, ideas, no? And you could say maybe in those early years parang halos, 'di ba, kahit sa atin parang tingin niyo para may pagka-romantic yung element ng mamundok. Sumama sa masa kasi he had this long poem about ano nga yun, here among the people we have found our home, parang ganon.
or awaken the masses are the Messiah. May mga ganong mga metaphors siya. Pero yung isa, ang interesting, may kwento yan. Dahil si Koyang Jesso nagkwento sa amin na for a while, nag-isip siya talagang mag-enroll sa UP Fine Arts. Kay Neil. At ang dean noon ho ay si Neil Dolorico. Na si Neil Dolorico, no, kilala ho namin yung batang-bata pa nagsisimula ng collage art. Tapos mga rubber cuts at iba pa. Ano, kasama ho pa rin siya nung tinatawag na social realist school of art. Pero napaka-prolific rin. And then eventually became dean nga. Tapos pinuntahan siya ni Koyang Jesso. Pwede ba ako mag-enroll? Hindi, sabi na, sige. Tapos sabi na, pakita naman mo sa amin ang ginagawa mo na. Ganun. Pakita raw. Ano ba sabi niya? Hindi natin ako capture. Pero, lintek. Huwag ka nang mag-aral. Magpinta ka na lang at mag-exhibit. Magaling ka na. Ayan mismo yung from the dean of fine arts. Sabi ko, bakit ba mag-aaral? Magaling ka na talaga. Yun ang sinasabi ko pong tayo naman lahat, kahit ikaw girlie, kahit ako, may pa-humble tayo. Bihira naman sa mayabang pero ayaw pahalata. Hoy, mahirap. Mahirap magpinta. Believe sa sarili. Mahirap magsabing magaling ka. Kaya malaking bagay ho na ang iba ay magbibigay ng magandang feedback. Lalong-lalo ako'y nagbibigay. Alam mo namang hindi pabalat bunga lang o kaplastikan. Pakita ka natin yung iba. Ganyan naman, nagpapaliwanag pa lang ako eh. Pakita na agad ang iba eh. Uy, marami. Ilan na lang. Matitira yan. O, susunod. Eto. Ayan. Eto naman ho, interesting. Ang kilala namin talaga yung nasa si Alan Jasminez. Naku, isa pa ho yan. Interesting ang background yan. Yan ho'y Catholic school, Ateneo yata graduate, nag-AIM pa. Pagkatapos interested sa analysis ng economic, ganyan, alam, mamaya naging aktivista. Tapos, ilang beses nakakulong. Hanggang ngayon, nakakulong pa yata, ano? Yes. Pabalita natin ho ay may sakit. Pero si Alan ho ay artist rin. Nagpe-paint rin yan. Si Alan Jasminez. No? Sana naman ho, ano? Palayain na. Eh. Grabe naman eh. Ang tagal-tagal na sa loob. Itong isa naman, sabi ko kay Girlie, di ko nakita ang pangalan, pero tansya ko ito yung sinasabi. Ganirin. Kerryman Pulotan ba? Tubera or something? Ano siya? Ni Pablo Tariman. Ah, Tariman. O, Tariman pala. Tariman pala, sorry. Ano yung poet din? Very accomplished. Pero yun na nga, again, activist, kumilos, nahuli, na-release, kumilos uli. Tapos parang ano na siya, no? Nasawi na Kerima. Rin. Kerima. Ano siya? Poet. Poet, di ba? Pero napatay siya sa noong August 21. This year? 2021. Ah, 2021. Sa Negros yata, ano? Oo. Negros of Rivera. So kita ho nyo, iba-ibang, iba-iba yung kapamilyang iniisip ni Koyang Jess nga na art at activism, no? Art activism magkasama eh, hindi lang hiwalay. Si Alan aktivista pero artist rin. Si Kerima artist at activist. Ganun ho ang kanyang daigdig, yung wider family niya beyond the biological. Oo nga eh, poet rin eh. May collection na rin yata siya. Yes, pag-aaral sa oras, mga lumang tula. Tangled sa bag. Reflections on Time. Yun ang kanya. Galing. 2017 book niya. Pero mainly, siya? Essay, poetry, and all that stories. Mainly poet. Pero hindi siya visual artist. Hindi rin singer. Basta, in Philippine dialects, ang mga sinulat niya. Mga Tagalog, Ilocano, Bisaya. Native languages, yes. Hindi dialects, girlie. Yes. Huwag dapat. Kasi ang dialect, ang tingin second class eh. Okay. Language yun. I stand language. Corrected. Thank you, girlie, for standing corrected. Although you are sitting now. Sitting okay. Corrected. O, next. Eto, interesting. Kasi, Joey. Yung isa po ay kilalang kilala ni girlie dahil malapit na malapit sa kanyang
kapatid na yan po younger. Ay kasama ng aking kapatid na mas nakakabata. At nung po sila'y nag-aaral sa UP Fine Arts, lagi po silang, akala mo magkapatid sila, lagi silang magkasama kahit saan at kung ano-ano mga pinagkikwentuhan nila. Pero pareho sila nagtrabaho kay Nonoy Marcelo. Sa cartoonist. Marami silang nagawa at natutuhan kay Nonoy Marcelo. Galing. Silang dalawa. Saka yung sabi si Joey Tanyedo, hindi ba na ano siya? Ka-cancer siya. Na diagnose na may cancer. At grabe pang cancer. Internal. Pagkatapos, alam niyo ang kanyang secret, ano? MJ. Yun talagang artist. Oh. MJ. Mahaba po yung panahon na ginamot niya ang kanyang sarili. At lagi po siyang ano, nagtuturo pa noon sa UP hanggang siya ay binawian ang buhay. Last year ba? 2022. Hindi ho namin pareho kilala ang isa pang pininta ni... Hindi namin na ayos yung ano. Sorry na lang ho. Ano? Pero... Kasi may exhibit, maliban ho doon sa susunod na exhibit, meron ho mga individuals, mga 26 o 27 yatang. Pero sa 100 kasi yung iba pang mga ano. Hindi, iba pa yung 100. Yung overall po na individual pieces, 73. Pero yung sa totoo lang, mas marami pa dyan yung painting si Koyang Jess. Okay, punta tayo sa susunod na set. Balik na naman tayo. Mukhang pamilyar means pamilya, biological, tapos pamilya, cultural, political, no? Kaya nga ang tingin ni Koyang Jess yan ay lahat yan ay pamilya at pamilyar sa kanya. Kilala niya lahat personal. Ngayon ang susunod was a very special project kasi nung panahon ng nung COVID, siyempre hindi makalabas. Hindi ko nga chine-check ko kung pinalitan ba ang pangalan. Minsan binanggit kasi ni Koyang Jess, Quarantagay. Posible eh, baka play on words. Kasi ang quarantina po, artists in the Philippines and all over the world, ano, nag-record, hiwa-hiwalay ng kanilang katatapos minerge, no? Yung talagang technically. So parang tribute kay ano, kay Koyang Jess. At ano, ang ginawa niya in appreciation, ano, inisa-isa ho niya yung sa Zoom lang yan. So whether nasa screen, naka-post lang doon, di ba? Normally, pag i-off mo yung live na iyong video, makukuha yung iyong ano, icon mo, ano? Or live, nakikita siguro na na-capture niya ang image. Then later, pinagtiyagaan niya talaga ho noong panahon ng COVID. Inisa-isa niya lahat. Sabi nga niya, every single artist, every single participant, ginawa niya ng watercolor portrait. No? Believe ka rin. I guess naman, panahon ng COVID, maraming panahon naghahanap ka. Si Girlie rin po, sa totoo lang, noong panahon ng... COVID, ang raming pininta kung ano-ano. Nabenta ko pati. Naku. Hindi naman. Namigay nga ako eh. Marami. Binawi. Pero sa totoo lang, nauna na bagit niya, ay, may bumenta pa. Masama ron. Pero ano feeling mo? Bakit ka pumasok sa, ano, just to fill the time or naghahanap ng outlet yung energy, creativity, sa halip na aburido ka? Ano? Importante kasi na pagising mo sa umaga, meron kang ikigay, 'di ba? May purpose ang buhay mo. Bakit ka gigising sa umaga? Oo. At saka yun nga at this age na lahat ay nararamdaman mo na mga nangyayari sa katawan mo, sa kapaligiran mo. Isipin mo, ito nga lang ba ang buhay ko? Kailangan merong malikha ako sa bawat oras. Bawat araw, bawat gabi na buhay ako. So naisip ko, mahilig naman akong mag-drawing noon, nung bata pa. So bumalik ako sa pagtitinta.
Lagay ko, maraming mga pintor, ganun din ang kanilang karanasan, na nagbibigay ng kahulugan ang pagpipinta sa buhay mo. Sabi nga ng mga tao, be creative, be curious, and be courageous. And be brave. Kasi ka, di ba nung una, nahihiya ka pa rin pa dahil. Ngayon, later, pag ipopos, nakakakuha ng feedback. Di, syempre, nakakataba ng puso. Nakakapagpalakas ng loob. Di mo naisip na, papa, pinapalo up ka pala ng mga tao, tapos nakikita pala nila ang improvement mo. Uh-oh. So, mas magandang ano yun, feedback. Kasi pag minsan tinitingnan ko lang yung mga drawing ko, ay, nakakatuwa nga. Pero parang bata na drawing lang ng drawing. Pero pag may mga kaibigan ka, lalo na yung iba na hindi mo naman masyadong kakilala, nalalapit sa iyo, uy, pahingi naman ang iyong watercolor. Watercolor. Eh, pero noong una, ang iyo acrylic yan. Oo nga. Pero naisip ko kasi sa acrylic, may kadayaan din eh. No, pwede mong makorek-korek. Pag nagkamali ka, tapalan mo uli. Ganyan. Pero sa watercolor, pag nagkamali ka, that's it. Okay. Repeat. One more time. Ganyan. Saka ang watercolor po, ang ano dyan, ang usapan. Huwag kang maglalagay ng puting pintang watercolor. Yes. Ang puti ay dapat yung papel na iniwan mong walang pinta. Kaya kailangan planado. Dahil yun ang mga highlights. Yung may sinasabing negative space. Okay. Kasi pag minsan gusto ko, meron akong isang habit na gusto ko pupunuin ko yung papel. Pero later, nung nagwa-watercolor na ako, hindi pala mahalaga na punuin mo. Kailangan makita mo paano dumadaloy yung kulay sa tubig at paano mo hihigpitan na hindi mabutas ang papel mo. Kasi pag minsan sa acrylic, baliwala yung mag-mix ka ng tubig at kulay. Pero sa watercolor, kailangan mong igalang ang lahat ng gagawin mo. Mm-hmm. Pag-iisipan mo pati yung papel. Kasi pag hindi tinanggap ng papel yung iyong mga stroke. Pag minsan ginagamit ko nga mga daliri lang, kailangan gentle. Yung revolutionary ternura na papractice ko sa aking watercolor. Yeah. Wow. Mahirap palang susian si Girling magpaliwanag ng art niya. Revolutionary ternura. Translate mo tenderness sa Ingles. Tenderness. Oh. Galing sa Nicaragua yan. Sa ano? Sa Tagalog. Anong tawag mo dyan? Ano bang tenderness? Hindi naman lambing eh. Kundi tender. General term is ano? Ano nga yung pagkalinga? Yan, ganyan. Pero iba pa rin. Iba pa rin. Iba pa rin yung tender. Saka na lang iba pa masapin yan. Lipat na tayo. O sige. Pumili ako ng dalawa lang dyan na parehong artist na isa ay artist side ni Jess na singer. Yung isa naman ay singer pero primarily visual artist. Siyempre, yeah, ang paborito naming Lodi. Na siya rin ho loading. Isa siya ho sa ano ha, dahilan kung bakit meron tayong senior city kwentuhan. Kasi yung Lapis Siso Channel, siya ho ang nag-approach sa iba-ibang mga NGO. Na, uy, talip na kung ano nung gawin nyo, gumama na rin kayo ng mga broadcast at in-offer ho niya ang ano, Lapis Siso Channel. Tapos sabi niya, sila muna ang nag-host. Mamaya tinuruan nila ang init para init na mag-host. Ang sabi ko, bakit tawag nyo Siso Channel? Oo. Yung pala, kasi Civil Society Organization, CSO. Kaya CSO Channel. Siso. Hindi mo alam yun. No? Okay. Parang idea niya, yung mga NGO CSO, gumamit na rin ng social media para mas maraming maabot po. No? Lalo na yung nag-a-advocacy. So, hindi sapat ang symposium lang o marcha at negosasyon. Dapat rin ay may social media outlet. So, ayan po si Garing. Naku, kung album ang pag-uusapan, dami. Duse ng album na yata ang na-compose ni Gary. Kahit yung theme song ng galing po o kanya. No? Kanya.
Pati yung namamayani, ang mamamayan, oh, namamayani. Ang mamayan, ang mamamayani. Iba pa yun. Iba pang, meron yung original, yung galing po. Nakalimutan ko na. Malikhaing paraan kasama ang mamamayan. May ganun, no? So yan po. Maganda. Na-capture rin eh. Kita ho nyo yung mischievousness ni Gary. Yes. Naka, ganun, nakataas ang kilay. Nakaganun. Actually, sa may meron hong isa sa tabi rin niya ng mga singer siya. Nandun si Bong Ramilo, ayun. Isang singer-composer rin mula, ano, mula nasa Australia ngayon. Ayun, pasipul-sipul doon si Edu Abraham. So, kaya kita-kita ho niyo talagang si Jess pinagtiyagaan isa-isa. At hindi simpleng ano, para mayroon lang si picture. Na-try niyang i-capture yung personality po ng mga kapwa niya, mga artist, kapwa mga manlilikha. Ang susunod naman po ay si Boy Dominguez. Ay, si Boy Dominguez, so, awang ko sa kung marami ho sa inyo nakapanood ng art niya. A lot of it, ano, yung sa indigenous, ano, no? parang folk art pero sophisticated. Ang colors at saka themes. Pero mahilig rin ho pala siyang hindi lang kumanta, at lalo na magsilindro, no? So mukhang yun ang kinapture ni Jess na image ni Boy Dominguez, hindi yung pagka painter niya kundi yung pagka singer niya. So kaya tama, kaya ko napili namin doon sa 100 mahigit yan, na hindi naman lahat naka-exhibit. So ang isa yung aspect ng pagka musikero, kompositor ni Koyang Jess, yung isa naman yung pagkamusikero ng isang visual artist, kasi mas kilala ho talaga si Boy Dominguez bilang ano ho, gumagawa yan ng ano eh, maliliit at malaking pyesa, ang iba pa mga book covers ng mga international publication. So yan ho ang ano, yung sabi nga ho niya, yung quarantine, kuminsan nababanggit ni Koyang Jess na quarantagay, mamaya ipapaliwanag yan ng konti sa interview na sinama ho sa exhibit. Yung mga nandyan, nandun, pero yung mga individual po pwede nyong kunin at makikita nyo. Pero maliliit lang ho yan, parang ano, parang isang bond paper size lang, ganun, no? Kalahati ng bond, okay, paper. Ngayon, ayun, manimdim. Bago kami umalis ay ano, naghanap ako, na-capture ko po ng ano, ng kaya ko binang kinuha ko ito. Nung una kasi, gusto sana ni Girlie na ano, pag-usapan rin natin ang ano, ang kanta, pero wala ho tayong masyadong time. Pero maliban sa nabanggit natin nga yung ano, yung halina, ang isang tanda ko nung kami nasa bilanggo at napapaiyak yung mga nabilanggo mga tatay, ay si Koyang Jesso ang nag-compose nung ano, Meme na aking bunso, ang tatay mo ay lalayo. Tapos parang sadlo sa ina mong mapagmahal. Tayo ngayon ay ano, parang dumaraan sa, anyway. Pero later ho, siguro mga 10 or 12 years ago, may isa ho kong nagusto, mahaba-haba lang, parang anthem ni Koyang Jess. Yung ano, 1,000 na tapos naging naging appropriate o applicable, lalo na nangyari yung ano, Yolanda, kasi merong line doon na at mula sa guho tayo ay babangon, tapos pag-asa ay bulaklak na muling sisibol, sa kinalugmukan ating ititindig ang bansa ng ating mga panaginip. Galing, ano? Kasi ngayon yung whole point eh, ang ating pangarap at bilhin, hindi naman dire-diretso eh, bagsakta, kuminsan, kalimitan, nababahura, babagsak, pero bangon pa rin. Yun ang tema na nakuha. Sana in the future may follow-up song yan at sana magkaroon siya ng paintings tungkol yan. But because of that trim po, may second part yung ating interview kay Koyang Jess, na nagkwento siya ng konti sa beginnings ng kanyang painting, at pagkatapos nagpa-interview siya ng konti doon sa mga isang visiting group of students sa exhibit niya, no?
Pakinggan po natin siya. Ay, nasa na ba ito? Ba't hindi ko makita? Ayun. Ayan, the beginning. Ito story yan. 2013. Higang luha kayo kung sa akin ko yan ba? Luha kayo lang ng mga luha. Tirang water ko yun ng dito. Dalawang anak ko dito gayo ka na panas. Parang Christian. Hindi ko alam kung kanina yung tira na yun. Eh, binasahan ko naman. Pwede pa, ano yun ako? Pinoffer ko yung plato. Kasi ito, ano doon? Ano siyang tatap na? Hindi, natin sa baba. Ah, yung ano, yung una, yung pinakauna. Ito, una-unahan yung watercolor. Una po ang tepe sa napulot yung ano. Kita kong... Ngayon, tinawag ko siya dahil may mga dumating na mga estudyante na magkaroon ng konting panayam. Nagsalin kayo. Do you have any questions for Koya? The words about the front end? Tanong sa teknik. Bilang. Inunit na namin yung nakatang doon. Kapal pa ng mukha. Kapal pa ng mukha. Kapal mo lang yung mga anak ko at ang boy. Wala sila yung gagawa. Kahit umahangan sila, wala. Sa kasarili ko. Tumulugo ako para alam mo yung gano'n sila. Pagkakaroon. Yung lang sa media ko, yung aming family ko. So meron may birthday, pinabang lang going sa birthday. Pinatid, pag lumabas sa yung birthday, yung may birthday, kapal lang silang babate. Kapal lang nila ko kung yung birthday. So gano'n yung nangyari. But past the 9 minutes. Lahat sumali din sa programa, piling tapa. Ito yung mga taga yung bansa kasi sumali din sa pagpapante sa akin. Euro, Japan, Cambodia, lahat sila. Pero yun ang mga yan. Iceland pa. Mantare ng over. So, kung tuwa, yun ang Gesture talaga. Yung Koreano ba talaga nagsimula noon? Nung ano?
Talaga. Sorry. Ayan. Kumuha lang tayo ng still photo ho nung kanyan. Isipin ho nyo, the very first one, November 19. Ay! Bukas! 2013, first watercolor niya. Na ang ginamit lang niya ay yung tinunang uli yung mga natirang ano, watercolor ng kanyang ano, mga anak. Oh, galing. Oh. Tapos yun na nga, yung sabi ni Gerling, ang si ano yan eh, sino ba nagsulat niya? Si sinong writer magaling? Si Biboy. Ah, hindi, si Juanito Arceliana. Troubadour ang tawag sa kanya. Anyway, at the end of it, nagpakuha ho siya ng picture ng ano. Tapos akala namin noon na hanggang November 18 lang. 18. Today. Pero balita ho ngayon na nakita namin sa web page ng UP Fine Art Gallery, extended ho until November 27. So kaya kung kaya nagustuhan po nyo ang aming mga komentaryo, kung ano-ano, at checkin ninyo and appreciate it and namnamin. Na, kasi hindi naman nung kayo ibabother ng sino man. Pwede nyo spend time. Ano, hindi saka, nung hindi na-exhibit. Oh, may iba pang exhibit po, pero special siyempre yung exhibit po ni Koyang Jess. No? So worth going po. So that ends ho yung mas extended as promised na tour natin, hindi lang ng gallery, kundi ang komentaryo namin mag-asawa tungkol sa sining ni Koyang Jess na manulat, makata, komposidor, mandilikha, mang-aawit, at pintor. At higit sa lahat, kapamilya, pamilyar. Pamilyang kamag-anak, pamilya sa sining, pamilya sa kilusan ng pagbabago, at ka-senior citizen natin na hanggang ngayon ay proof na it's never too late to learn. Lifelong learning talaga pwede. Ngayon, we'll wind up po as usual. Ang aking katabi rito ay si Girlie Villarriba na who will have the final word. Girlie? Pinag-isipan ko. Ang lifelong learning po ay katulad din ng paglalambig. Aba. Yung cariño. Inisip ko, yung ternura, Spanish yun. Sa English, tenderness. Pero mas maganda po siguro sa Tagalog kasi verb siya. Paglalambing. Ba, diba? Mas maganda yon sa lip na adjective or noun. Gawin po nating verb. Ang lifelong learning po ay paglalambing din sa kapwa. At mula sa paglalambing, may natututuhan ka. At yun po ay ambag mo sa sining at ating buhay. Yay! Kinilig si Girlie sa sarili niyang pampakilig na mensahe. Reflection. Okay. Iugnay ko riyan, no? Sorry na lang, hindi pa last word mo. Ano? Pero hindi aking word. Kasi si... Nga yung pangalan niya ng anak ni Sally at ni Girlie? Si... Si Lawin? Si Lawin. Ang galing mong advertising at communications. Ano yun? Expert. Okay lang. Minsan, pinaliwanag niya, ano ba ang komunikasyon in simple terms? Sabi niya, panliligaw. Yeah. Paano ka manliligaw? Makakatawag pansin ka muna. Yeah. Call attention, no? Yeah. Pero hindi basta attention, maghubad ka kaya masama yun. Attention. Oh. Pero ang tanong ngayon, pag na-call mo ang attention, make it worth their while. Bakit ka bibigyan ng pansin? Dapat may ibibigay kang mensaheng maganda, na good for them at maganda. So, siguro yung kombinasyon, sabi mo, ng sining at communicating. Because, tulad nabanggit natin kanina, what is art pag hindi mo naman i-put forward sa iba? And how do you know kung walang feedback na malinaw? How it touched them, how it moved them, how they appreciate, including ano ang comment nila, anong question nila, anong suggestion niya. So, learning itself, sabi nga natin, is a conversation. We learn by conversing with each other. No?
palitan ng kuro-kuro, palitan ng opinion, palitan ng mga likha natin, and to get feedback that so that we improve each other. Kaya, you know, sa araw na ito, manglambing po tayo sa ating kapwa, lalo na sa ating kapamilya. Okay, mahirap ng sundan pa yon. Kaya maraming salamat, girl, sa iyong really final word sa ating Senior City Kwentuhan tungkol sa mukhang pamilyar at sining ni Jess Santiago. Dito po nagtatapos ang ating episode 34 ng Senior City Kwentuhan every Saturday po, 3 to 4 p.m. Again, thank you to our sponsors, Education Network Philippines, particularly Adult Learning and Education Program, Senior sa Panahon ng COVID, and Lapis CISO Channel. And special thanks again kay JM na siyang nag-pitch in kasi po si Cass ay may kailangan yatang asikasuhing iba at siya po ang naging techie support natin sa ating episode dito. Maraming salamat, JM. Muli, ito po ay ano naman, i-repost sa YouTube at panoorin po ninyo. At yung nais kong makita, yung exhibit ni Koyang Jess, tuloy-tuloy pa po hanggang November 28 sa UP 27 UP Fine Arts Gallery. Okay. Nagpapaalam na po kami rito. Enjoy the rest of your weekend and see you for our next episode next Saturday sa Senior City Kwentuhan. Bye-bye. Thank you, Jer.